So ngayon, no, hindi kagaya sa Maynila, no, na ang pinagsasaluan ay tinapay at saka kung anong merienda, soft drinks o ano. So ngayon, ang pagsasaluan namin, no, ito may bagong ginamos, nilagyan ng sili. At ito nilagang saging. At kasalukuyan pa ang pinapakulo yung kaming kape namin. So ganito, no, kasimple yung buhay natin dito sa probinsya. So hi, it's a beautiful day today once again. Good morning. So ang video po natin ngayon ay i-update ko kayo sa aming pagbubong. At nakabili ako kahapon ng 20 pieces na 12 feet na gyro, no? At bumili rin ako ng simento para sa gilid niya, no? Magpapatong tayo siguro ng dalawang patong, no? At yung bakal na naman na binili ko, no, kasi pagkatapos nating mailatag yung mga yero, no, ay unti-unti tayong gumagawa ng poste ng ating bakod. Kaya sama kayo sa aming adventures ngayon, no, at unti-unti nating bububungan at i-update ko kayo kung magkano yung magagastos natin sa ating pinapagawang housing ng ating chicken, no? So ayan po, tara na at puntahan natin yung area para tayo magang-maga makapagtrabaho ngayon. Ito po yung yero na binili ko, nakikita po ninyo. So maring makakabit natin to mamaya, no? Ayan. So ang haba nito ay 12 feet, no? At yung manipis lang, no? Siyempre nag-uumpisa pa lang tayo, no? Wala pa tayong resources. So abutin lang ng dalawang taon ito kung papala rin ay pwede na, no? Kung tayo ay makapag importante tayo ay makapag-umpisa na kagad. So kaya naman ako bumili ng bakal yan, no? Bumili ako ng GG's na bakal, no? Dahil yan naman yung gagamitin ko sa pamuste ng kanyang bakot, no? At unti-unti rin akong gagawa ng poste ng ano, at dito ko muna pansamantala inilagay sa ilalim ng bahay nila. At nakikita po ninyo, ganito yung mga bahay probinsya, meron siyang ilalim at dyan nilalagay yung mga panggatong. So ito na yung kakabit natin dyan at i-update ko kayo, no, pag mag-abutin na kami. Thank you.
Nanggalat ko lang tong ang patungan. El mabigat ha, hindi ko kayang suluin buhatin yan pag hindi tatanggalin to. Ito ang mabigat. So ngayon, titingnan natin, dahan-dahan lang maglatag tayo pa isa-isa. Ngayon, pako lang ng yero yung gagamitin natin. Pako ng yero. Kahit manipis yan at saka sumari siguro, baluktutin lang natin yung ilalim niya. So, yan po. At akyat tayo dyan. No? Manin nyo ko at tayo'y magpapanday ngayon. Yan po. So, yan po yung sinasabi ko, no? Na pag tayo'y nagkakaedad na, kung magiging senior na tayo, hindi na natin kayang mga ganitong klaseng napakasimple lang na trabaho, no? Ay hindi na natin kaya. Kahit pag-akyat lang dyan, kung senior ka na, maring pamaywang-maywang na lang. Pero sa ngayon, no? Kayang-kaya pa natin. So, tara na at akyat na tayo. Bububong na tayo. At ito nga pala, no? Ito, martilyo ko. Niwan ko rin yung martilyo na isa sa Maynila. Pagtiyagaan ko na lang to at kaya gumagamit ako ng plies para iwas pukpok ng kamay, no? Madalas kasi sumisimplang ang pukpok natin. So kamay ang pupuntahan niya. Pero pag meron tayong plies, ipitin natin yung pako, hindi natin mapupukpok yung ating kamay. So ito na, umpisa na tayo. Yan, may patalon-talon pa tayo, no? Thank you.
So yan na po at naka-plaster na. So yan na po, nakalatag na. So yan na yung pinaka ano niya, no. So meron tayong 3 inches na lumagpas dito. Masyadong maiksi para sa ano. Pero gagawa naman natin ng para parang extension niya. So dito naman sumukat rin tayo 3 inches rin, no. 3 inches. Yun lang yung mga allowance na ano. Mahirap din talaga pag kalkulasyon, no, yung ganito na balo-balok po na ano, nagamit na mga kahoy, no? Pero kung good lang din, kaya natin talagang ano na papalabasin na ganun, ano, malaki yung ano natin. Pero kagaya nito, marami akong hinabol pa, no, marami akong hinabol na ano, kaya doon masyadong ano, pero ganun pa rin, nahabol din yung ano, kaya medyo balo-balok po lang. So ayan na, at kakabit ko na rin yung hero. Takoy na. Ito na po yung update ng ating pagbubung ngayon. Kikita po ninyo, no, ay nakabubung na tayo dito. So konti-konti na lang ay matatapos na. Medyo simimplang lang yung ng county dito sa kabilang dulo, no, pero wala namang problema diyan. Ayan, no, kikita po ninyo yan, no. So hindi na lagyan ng tansi muna, no. So na-adjust siya, nakalagay na kami ng isang yero, no. Pero ito na, nakikita na yung medyo dumilim na, dahil nga siyempre may bubong na, no. Ayan. Ang binili nating yero ay 20 pieces, pero ang kailangan lang natin dito sa bubong ay 15. So yung sobra na gagawin natin na extension dito, no, putol-putulin natin, dahil nga sagad na sagad dito sa lugar na ito, no. Sagad na sagad. So ayan po nung ating update dito sa ating ginagawa, no. Konti-konti na lang, no. May progresibo na yung trabaho namin. Isang linggo pa lang tayo nandito sa probinsya. So ganito na po, no, at nakapagpapatayo na tayo ng pabahay. Ayan po yung ating bubong, no, nakikita po ninyo. So konti na lang, no, konti-konti na lang. Ngayon magsintada ako dito ng papatungan ng ano, dalawang patong siguro, yung hollow block dito, at doon ipapatong yung dingding nito. Itong ginagawa natin dito, nagkakaroon ng dingding diyan. Pero sa dito sa gilid na magkabila, kaya gagawin natin ay ano lang, neat na lang yung ilalagay natin dyan, no. Ayan. So okay na rin dito. Dito tayo maggagawa ng yung sobra na yero ay na puputol-putulin natin, ay dito tayo gagawa ng extension, no, para hindi kaagad-agad mababas. Aking ano na rin, no,
Dahil nga siyempre pang pitong araw natin ngayon, no, pang 7 days ng pagdating natin dito, siyempre hindi tayo kaagad-agad nakapagtrabaho ng Friday. Kaya nga, ibig sabihin, itong trabaho dito sa pagpapatayo dito, so hindi natin isasama yung pagkuha ng kawayan at paghahakot, no? Kung isasama natin, mga 5 araw, no? 5 araw. Pero itong ito sa pagpapatayo dito ay nasa 3 araw lang. Ganun, no? Kabilis at meron na tayong nakikita, no? Na progresibo nung ating ginagawa, no? So ayan po yung update sa ating panglimang araw na trabaho dito sa Bukid, mga babayan. Malaking ano na, no? Malaking bagay na yung nagawa natin dito. Final na, no? At ito na, may bubong na, nakikita po ninyo. So mabilis na proseso at mabilis na paggawa yan, nakikita po ninyo, no? So nagamit ko dito, no, 15 na euro na 12 ang haba. So yung budget ano lang, no, bali nabili ko ito ng mura lang at 222 bawat isa, yung pinaka manipis na yon. Siyempre panimula pa lang tayo, no, at hindi tayo pwedeng gagastos ng sobra-sobra sa expenses natin dahil nga kakapusin tayo, no. Kung matibay man yung ganito natin, no, yung euro natin, kung wala naman tayong makukuhang ano, yan po, yung kabuuan na ng bubong natin, no, yan, nakikita po ninyo. Malapit na rin maluluto yung merinda namin na saging, no, at binilihan na rin ng ano ba yan, bagoong, no, ginamos dito sa Mindanao. So yan po, at yan ang pinaka-final na update natin, no, sa pagbubong natin. So dingding na lang ang kulang dito at itong side niya, may libit natin ng konti dahil nga yung ipapile natin na hollow block. So yun na yung susundan natin siguro, no, para kahit papano bumahaman ay malakas na malakas ang ulan. So hindi papasukin yung ating kulungan, no, ng tubig. Ayun po, magandang umaga. Yan, nakikita na ninyo, buo na yung bubong, no? Buo na siya. Masasabi natin na may malaking progresibo rin, no, yung ating trabaho, no. Ayan, kikita ninyo. So ding-ding na lang yung kulang, no. So unti-unti lang at matatapos rin 'yan, no. Makakabuo rin tayo. Ayan. So naka-counter natin yung araw. Ayan. Yan na po yung kabuuan ng pabahay natin, no. Ayan. So naman, no, yung utol ko talagang mabilis. Ayan, at malapit na rin maluluto yung sinalang namin ng saging. Ayan. Mainit, mainit. Ayan na. Luto na. So, luto na. Pwede na. Yan. Yan yung merienda namin, no? Ganun-ganun na lang muna yung ating merienda, no? At saka na lang kung mayroon na tayong alaga. Dahil ngayon, mag-uumpisa pa lang tayong papagawa ng kulungan. Sumunod na gagawin naman natin, no? Ay pabakod dito. Yun yung purpose ng bakal at saka siminto na binili ko, no? Ay gagawa ko ng sarili kong pamuste dahil nga nasubukan ko na rin itong kawayan na ginawang poste ng aking bakod ay hindi siya nagtagal, no, nasira kaagad, kaya sayang lang yung malaking ginastos ko dyan, no. Pero kung siminto na may bakal, so siguro matagal-tagal yung paggagamit natin. Ayan yung ating update ngayon sa ating part 2 ng ating pagpapatayo ng bahay.
Ayan, na nabubunga na natin. So susunod na part ng ating video ay yung sa baba na, no, yung pag-aasintada natin ng hollow block na kahit dalawang patong lang at pagdidingding natin, no. At gagawin nating division pa. Gagawa natin ng division to, no, by ano, susukatin natin yan by baka 5 feet yung sukat natin, no. I-divide natin yan ng 5 feet, no, bawat isang kahon. So ganun yung aking plano. Pero sa ngayon, no, ito muna yung may bibigay ko sa inyo na update sa ating free-range chicken house, no. So salamat po, salamat. So ngayon, no, hindi kagaya sa Maynila, no, na ang pinagsasaluan ay tinapay at saka kung anong merienda, soft drinks o ano. So ngayon ang pagsasaluan namin, no, ito may bagong ginamos, nilagyan ng sili at ito nilagang saging at kasalukuyan pa ang pinapakulo yung kaming kape namin. So ganito, no, kasimple yung buhay natin dito sa probinsya. So nandito na yung ating mga body, yan po, no, at may saging tayo, yan, may bagong second dati. So yan ang pagsasaluan natin, yan po. So yung bagong, may kape. So simpleng buhay, no. At ito na yung ating mga body, yan. So yan po, at kain po tayo ng saging, no, nilagang saging, ginamos, na may sili at kape. Ganun lang kasimple yung ating pagkain at buhay dito sa probinsya. So magandang umaga po. Maraming salamat.